Isang pinagpala at magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Cleo Marcos, huli ko ng BSED Filipino 2B. At inaangiyahan ko kayong samahan akong tuklasin ang wika, kultura, at lipunan kinabibilangan ng mga Blaan. Bago tayo magtungo sa diskusyon tungkol sa wika, kultura, at lipunan ng mga Blaan, ay atin mo nang tuklasin kung ano ang pinagmulan ng salitang Blaan. Ang salitang Blaan ay may apat na pinagmulan. Ito ay ang Biraan, Baraan, Blaan, at Bilaan, kung saan ang salitang Bilaan ay may ibig sabihin na malandi o kalandian. May dalawang uri ng Blaan. Ito ay ang mga Tulagad at Tubaba, kung saan ang Tulagad ay ang mga Highlanders, habang ang Tubaba naman ay mga Lowlanders. Ang ating mga Highlanders na Blaan ay matatagpuan sa Davao del Sur, South Cotabato, North Cotabato, at Sultan Kudarat. Habang ating mga Lowlanders naman or mga Tubaba ay matatagpuan sa Sarangani, General Santos, Lake Puluan, at Davao del Sur. Ang pamumuhay ng mga Bilaan ay ang pagkakaingin o para sa kanila ay inigo. Para rin sa kanilang pamumuhay, nagtatanim sila ng mga kamote, kamoting kahoy, mais, at palay. Ngayon naman ay dumako tayo sa politikal na teorya ng mga Bilaan bago dumating ang mga Kristiyano. Ang mga Bilaan ay meron silang tinaguri ang kanilang dato, village chief, or kung tawagin nila ng fulong o yung wise. Ito yung kanilang pinuno na tagapagsanggalang, tagapamagitan, at tagapagbigay ng solusyon sa mga suliranin. Ang kanilang tinaguri ang dato, village chief, or fulong, or yung kanilang wise, ay hindi nagpapataw ng parusa sa kanilang kapwa Bilaan, maliban na lamang sa kanyang membro ng pamilya. Ngayon naman ay dumako tayo sa pamumuhay ng mga Blaan pagdating ng mga Kristiyano. Pagdating ng mga Kristiyano, ang mga Blaan ay nahati sa dalawang uri. Ang isang uri sa kanila ay napunta sa pagiging tenant o yung mga nangungupa, at ang pangalawa naman ay napunta sa pagiging katulong ng mga Kristiyano. Ang mga Bilaan ay meron din kinikilalang alpabeto o kaya yung tinatawag nilang palatunugan. Ito ang kanilang mga katinig at nandito naman sa kabilang parte ang kanilang mga patinig. Katulad ng ibang mga pangkat, ang mga Bilaan ay meron din silang kinikilala o mga pinaniniwalaan. Ito ang mga tiwata o god, kung saan sila ang mga meli o yung planter, langit o yung heaven, at ang tana ng kanilang earth. Sa kabilang dako naman ay ang mga El Nelo or mga fairies, sila yung mga tinagura nating mas mahaba pa sa mga diwata. At meron din sila mga mipon o mga mahin, sila yung mga owner of the sea, kung saan, at kasama dito ang mga mipon at dilag, kung saan sila ang owner of the forest, at tinagurian silang mga tagapangalaga at snalig. Ang mga Blaan naman ay tinaguri ang mga Enfantana o sila yung mga nagtatanim ng palay. Ito yung mga panahon ng Mayo hanggang Oktubre at Nobyembre hanggang Marso. At ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang halimbawa ng bahay ng mga Blaan. Kung sa inyo makikita, ito lamang po ay gawa sa kawayan at kogon. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang kasuotan o ang mga damit ng mga Blaan. At ngayon, nandito na tayo sa katapusan ng ating diskusyon. Hanggang dito na lamang ating pag-aaral tungkol sa wika, kultura, at lipunang kinabibilangan ng mga Blaan. Naway marami kayong tutunan at napulot na araw sa diskusyon natin ngayon. Ito nga po muli si Binibining Cleo Maica Polinarsonico ng BSED Filipino 2B. At nagpapasalamat sa inyong panonood at pakikinig. Manatili tayong ligtas! Paalam!